Walang pahinga ang pagmimisyon. Sinasabi ko nga dito na ako ay isang engkantaong misyonaryo at nagsisikap nga ako sa landas ng kabanalan para makauwi ako sa pinanggalingan kong kaharian sa kabilang mundo. Bilang isang hari na kasama ko nga ang reyna ko na asawa ko na si Angelica Rose. At ang masasabi ko nga mga kapatid dito sa ginagawa ko ay nagtuturo nga ako dito sa Eric Ross Life Coaching Services at yung pagmamanage ko dito sa mga tauhan na may pinapagawa ako dito sa resort ko. Tinutulungan ko din yung mga magulang ko sa kung ano yung business nila. Nakikipag-usap syempre sa mga empleyado ko, sa mga customer service para i-training din sila sa mga kailangan nilang malaman. Nag-aaral ng patuloy sa lahat ng iba-ibang mga teknolohiya dito sa mundo para nga ay mas magawa ng maayos ang trabaho ko rito. Pinapanatili syempre ang sariling kalusugan kasi kailangan ay malakas tayo bilang mga manggagamot na spiritual lalo na kapag nakikipag-away nga sa mga kombate. Kailangan ay manatiling malakas at walang sakit para nga ay hindi magkasakit sa pagre-ritual. Bukod pa rito ay sa pagsapit nga ng gabi ay meron ako mga katanungan na kailangan kong sagutin at may mga meditation akong kailangan gawin. Bukod pa nga doon sa mismong pagpasok ko sa mga lagusan pagdating sa pagtulog ko at magtatrabaho kami doon ng aking asawa, kumbaga magmimission nga para makakuha ng mga iba-ibang mga kagamitan, makakuha ng mga points at enerhiya, makipag-away sa mga hari at mga reyna at mga halimaw para makakuha doon sa gusto namin makamtan nga dahil nga ambisyoso kami, gusto namin makakuha ng mataas na ranggo sa kabilang mundo ayon sa kung ano nga yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Yun nga yung pagmimission na pinapaliwanag ko rito mga kapatid. At dahil nga ambisyoso ako at gusto kong makakuha ng mataas sa kabilang mundo ay wala akong pahinga halos. Sa pagtulog ng katawan ko sa gabi ay gising pa rin ang aking espiritu at marami kaming ginagawa ng asawa ko sa kabilang mundo. Kung kaya paggising ko ulit dito sa umaga ay napakapagod pa rin ang katawan ko. Pero normal lang yan. Huwag kayo mag-alala ma'am. Para kasi nanood yung nanay o tatay ko dito sa video ko na to. Kasama talaga yan sa pagiging isang misyonaryo na mataas ang ambisyon. At binabahagi ko lang ito sa inyo mga kapatid para malaman ninyo na may mga ganitong sitwasyon na kadalasan kasi ang mga tao ay nakakapagpahinga sa gabi unless meron nga silang mga spiritual na atake na hindi sila pinapatulog o binabagabag nga sila ng kanilang mga konsensya na may nagawa silang masama. Karamihan ng mga tao ay makakaramdam o makakaranas nga ng kaginhawahan o ng pagbalik nga ng lakas kahit papaano at hindi na pagod ang pakiramdam nila sa umaga. Pero ang sa akin ay pagod pa rin yung pakiramdam ko kada umaga dahil nga ay tuloy-tuloy parang yung kandila ay sinusunog natin sa kabila ang dulo dahil nga gising ako sa umaga, gising din ako sa gabi. Bagamat sinasaraduhan nga yung iba kong mga alaala sa kabilang mundo para hindi ako masyadong pagod dahil nga parang nagda-download tayo ng mga files sa ating computer na masyadong malalaki. Kaya wala nang natitirang memory. Kung dala natin yung enerhiya mula sa kabilang mundo at kinukuha natin ang lahat ng mga alaala doon ay sobrang pagod talaga. Baka mamatay pa nga ang tao kapag dalhin niya ang lahat ng mga alaala at enerhiya at kung hindi man mamatay ay pwedeng masiraan ng ulo. Pero dahil nga may kasama tayong mga puting engkantong gabay katulad ng asawa ko na si Angelica Rose tapos ginagabayan ako ng Diyos ng mga anghel, mga santo ay hindi ako sumusobra sa kung ano ang karapat-dapat para sa aking katawan. Doon nga sa una kong pagtanggap ng mga enerhiya mula sa kataas-taasan ay nagkaroon ako ng mga sakit na tumagal ng ilang mga araw bago ako nakarecover. Pero yun ang kailangan gawin para makapasok ang enerhiya na nagbigay nga sa akin ng kapangyarihan na makapagpagaling sa mga sakit at makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Puno ng pagsubok at mga kahirapan ang pagiging misyonaryo at kaya nga mga kapatid ay hindi talaga para sa lahat ang pagiging misyonaryo. May mga tao na pumasok nga sa pagmimisyon tapos ay karamihan ay umaalis o bumabagsak at palagi akong nagdarasal na magtagumpay ako sa misyon ko na ilang taon na rin at sa awa ng Diyos kung magtuloy-tuloy ako ay malapit na ding matapos. Kaya mga kapatid ay naghihingi nga ako sa inyo ng pagdarasal ninyo kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ko rito para makapagpahinga na nga ako at sa gayon ay kung makakapagsalita ako at makakashare ako ay mas makakabahagi ako sa paraan nga na hindi na parang palagi akong pagod. Ang landas ng kabanalan, yung sinulat ko nga na free na ebook na 66 pages, dun ko dinetalye kung ano ang
pagiging isang banal na tao at sana nga ay masundan mo ito kung talagang seryoso ka at gusto mo makauwi ng matiwasay sa pinanggalingan mong mga kaharian. Tapos kung handa ka talaga ay mag-register ka bilang isang official na misyonaryo. At yung pag-register mo sa amin sa pagbigay ng full name at birthday mo ay siniseryoso mo na yung kabanalan pero hindi kayo nangangako sa amin kundi sa Panginoon. So, lumabas man kayo sa grupo, nasasalihan nyo sa amin, ay nangako na kayo sa Panginoon na magsisikap kayo sa kabanalan hanggang sa katapusan na. At sa gayon ay makakakuha ng karampatang reward doon sa tinatawag nga na korona ng buhay o korona ng tagumpay. At ikaw ay isang hari o reyna na sa kaharian ng Diyos, kaya nga si Jesucristo ay tinawag na King of Kings or King of Queens dahil nga marami siyang pinaghaharian na mga hari. So, tayo yung mga yon. Maring hindi nyo paniwalaan yung mga sinasabi ko, pero sinasabi ko lang ito sa mga tao na tutugma ang mensahe na ito para sa kanila na habang may panahon pa tayo dito sa mundo ay sana magsikap na tayo para makauwi tayo ng matiwasay sa ating mga pinanggalingan. Nakakapagod talaga mga kapatid, pero kung tuloy-tuloy tayo ay masasanay na tayo doon sa pagod na yan, ang kinuha kong misyon yung pinakamahirap, pinakastrict to pinaka malupit kumbaga sa lahat. Pero kung magmi-mission ka kapatid at naririnig mo yung sinasabi ko na mensahe tumatagos sa puso mo, ang kailangan mo lang gawin ay umiwas nga sa mga mortal na kasalanan katulad ng pagpatay, paglandi at pagnakaw, lalo na kung para sa sariling ganansya lang ang mga yan at walang valid na reason. Katulad na halimbawa sa pagpatay sa self-defense or napilitan kang magnakaw dahil nga wala talagang ibang choice na kabuhayan, kailangan natin iwasan yung mga mortal na kasalanan at kahit papaano ay bawasan natin yung mga immortal na kasalanan na hindi masyado mabigat na kasalanan. Tapos magsikap tayo sa palaging magdasal at magmeditate para matuklasan natin kung ano ang katotohanan sa kabilang mundo at sino talaga tayo. Kung gusto mong mas pagbutihan pa ay kailangan tanggalin mo ang lahat ng mga bisyo at mga kahalaan. Ibig sabihin ay hindi ka na pupunta sa mga nightclub or disco or sa mga events na maraming mga tentasyon, lalo na tungkol sa mga sexual na tentasyon. Pero halo-halo din kasi yan kung halimbawa ay may mga bisyo, may mga droga, mag-iiba yung isip mo at maaaring makapatay ka or makalandi ka or makanakaw ka dahil nga iba na ang isip mo sa mga ganyang substances or impluensya ng mga droga na kadalasan illegal. Isang pagpapaalala lang naman ito sa mga tao na nag-iisip na magseryoso sa kabanalan hanggang nandito pa. Baka nakakalimot kayo na dala kayo ng mga tentasyon dito sa mundo. Isang paggising lang ito para sa inyo na sana gumising kayo doon sa mga ginagawa nyo habang may panahon pa kayo dito, hindi pa kayo namamatay. Isang public service announcement ito para sa inyo kasi alam ko na dati ay naglagalag din ako tapos nawala ng landas at katulad lang din dun sa kinakausap ko yung dating ako, kinakausap ko kayo, kinakausap kita kapatid. Kung tumama ang mensahe na ito sa'yo ay sana ay magbago ka na habang may panahon pa. Hindi magugustuhan ng maraming mga tao na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan yung mga sinasabi ko pero hindi naman para sa kanila ang mensahe na ito kundi para sa'yo na handa na magbago. Hindi magiging madali ang pagbabago pero kailangan lang natin pagsikapan at tiisin para mawala yung mga demonyo natin mula sa atin. Tatanglawan natin sila ng kaliwanagan ng katotohanan mula sa kabanalan ng Panginoon hanggang mawala sila sa buhay natin. Nagbabahagi lang ako sa inyo ng halimbawa ko para maging inspirasyon sa inyo. Mag-isa ako dito sa mundok at kadalasan nag-aaral lang ako at nagtuturo tungkol sa spiritual, nagri-ritual, nagdarasal, nag-meditate at nag-iisip tungkol sa mga mabubuting bagay. Oo kapatid, meron talaga mga tao katulad ko at maaaring ikaw din ay isa sa sinasabi ko. Kung kaya sana maklik mo ang link sa description kapatid para nga sa free ebook ko ng Landas ng Kabanalan at sana sundin mo ito para hindi ka magsisi sa huli at kung seryoso ko na talaga ay mag-mission ka, mag-message ka sa amin para dyan. Alalahanin mo na ang pinapangakuan mo sa pag-mission ay hindi kami kundi ang Panginoon mismo. Tagapagpaalala lang kami sa kung ano ang tama at ano ang mali. Araw-gabi, pakiramdam ko pagod ako, pero tinuloy ko lang kasi gusto kong magtagumpay sa kabanalan at makuha ko ang buhay na walang hanggan na talagang nandun na lahat ng kaligayahan na gugustuhin ng isang tao katulad ko. Kaya kung gusto mo sumama, i-click mo ang link sa description at sundin mo ang Landas ng Kabanalan. Salamat kapatid at God bless!